pagsisil. Panlilinlang. Paghihiganti. Pagdurusa. Pag-ibig. Pagbabalik ng Ginoong inakalay patay na. Ginoong Ibarra. Walang lihim na hindi nabubunyag. Your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here. bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo, sa programang ito, tiyak ang Okay, good afternoon guys. Good afternoon everybody. Magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig sa ating stream. Okay? Magandang araw at magandang hapon po sa ating butihing principal, Maria Victoria C. Vivo. And of course, to my department head, Maria Cheche N. Santos. Magandang hapon po sa inyo. Huwag din natin kalimutan ang ating mga kasamahan sa Department ng Arts and Design and Sports. Muli po, ako po uli si Paolo Espunong Bayan ang makakasama nyo dito sa physical education ngayong hapon na ito. No? So, bago po tayo magsimula, no? So, punta muna tayo dito sa konting review. No? Bago natin simulan yung ating lesson. So, last time, tayo pa rin yung magkakasama. So I'm expecting na meron kayong natutunan last time. So para malaman natin 'yan, may konti akong katanungan, no, about sa ating ginawa last time, no? So ang una kong tanong para sa inyo ay ano nga ba yung standard na maximum heart rate? Ano nga ba yung standard na maximum heart rate? Kung alam nyo pa at natatandaan nyo pa, please po, pakicomment po natin sa ating comment box. Okay? So, ang standard na maximum heart rate ay 220. No?
So, yun yung standard. Paano naman natin makukuha yung ating maximum heart rate? No? Yung para sa atin. So, kung ang standard ay 220, paano mo makukuha yung sa'yo? Paano ko makukuha yung sa'kin? Ang kailangan po na formula ay yung ay maximum heart rate minus no age. Okay? So, ganun lang po makukuha yung inyong or yung iyong maximum heart rate. No? So, isa yun sa ating mga pinag-aralan last week. Okay, isa pang katanungan. Kung meron pa talaga kayong natatandaan. No? So, kailan natin ginagawa yung pagkuha ng ating target heart rate? Sige, may clue. Dalawang beses po yon. Kailan natin ginukuha yon? O kailan natin ginagawa? Pakicomment po sa ating comment section yung inyo pong mga sagot. Okay. So, kinukuha po siya or ginagawa po siya tuwing bago gawin yung isang activity at pagkatapos gawin yung isang activity. No? So, bakit ba natin yun ginagawa? Sige, pakisagot nga po sa ating comment section. No? Okay, so habang nagsasagot yung iba or habang kayo ay nagsasagot, don't forget to like this stream po and don't forget to share. No? So, para mas maraming maabot itong ating lesson, no? Then, huwag niyo rin syempre kalimutan na i-follow yung page tsaka yung ating YouTube channel. Subscribe kayo, no? Okay. So, ginagawa natin yung pagkuha ng target heart rate before and after para malaman natin kung epektibo pa sa atin yung ating activity na ginagawa. Kung nakakaganda ba or kung nakakasama yung epekto. So, ganun po siya, no? So, thank you po sa lahat ng nagsagot. Very good po lahat ng nakakuha ng tamang sagot, no? So, good job po. Okay? So, para sa mga hindi naman, bawi tayo next time. Okay? So, before we start, meron ako ditong short clip or video na ipapapanood para sa inyo. Ito ay konektado sa ating lesson. So, sana po kayo ay makinig at manood. Rugby, American football, two brutal sports with an egg-shaped ball and two brilliant sports in their own right. But which is better? Let's find out! Round 1, history. Both sports have proud histories. Rugby began when a kid called William Webb Ellis picked up the ball during a game of soccer at school, ran over the goal line with it and celebrated his score. Instead of being bullied and given a dead leg, Webb Ellis was heralded as a pioneer. Australia and New Zealand took to the sport immediately because back then they had nothing else to do. No change there then. Football began early last century when two professors from Harvard said, "Rugby's boring, let's invent a new version but using the protective gear from American gladiators and the leotards as well." Football wins the first round. Even back then, they were thinking of the merchandise. Round 2. Teams. An American football team has as many as 10,000 players. These players spend roughly 7 seconds on the pitch at any one time. Rugby has teams of 15 men, who aren't allowed to leave the pitch until their ears have gone inside out. Rugby wins the second round. 3. Cheerleaders. Football teams don't just have football players, they also have cheerleaders. Cheerleaders run onto the field of play at any given opportunity and wave bits of tinsel for no apparent reason. But cheerleaders in football are way better than those in rugby. I mean, look at this lot. They don't even have pom-poms. What a disgrace. Another win for football. Round 4. Equipment. In American football, players grab as much padding as they possibly can. You name it, they wear it. Mattresses, pots and pans, colanders, that square bit of foam your parents use to protect their knees while digging out weeds in the backyard. Then, as if that isn't ridiculous enough, they cover themselves from head to toe in a spandex onesie. What does rugby do in comparison? I'll tell you. A mouthguard. That's it. Nothing else.
A mouth guard. Why are they only focused on protecting their teeth? We British have the worst teeth in the world anyway. Rugby wins this round for the sheer cheek of it. So after four rounds, we're tied at two apiece. Now... Okay. So yung video na yon ay tungkol sa rugby versus football, no? Hindi yung rugby na ano, ah, yung nakikita niyo sa lansangan, yung mga sinisingot ng mga nasa lansangan, ah. Hindi ganoon yun, ah. Sports po yung rugby, no? Pagdating sa ibang bansa, no? Iba lang po yung nasa Pilipinas. Joke lang. Okay. So rugby versus football. American football yun, ah. American football yung pinakita. So halos same lang naman sila ng ginagawa, ang mga kaibahan lang ay yung mga costume, ako yung equipments, no? So doon lang sila nagkakatalo. Tsaka yung iba some rules, no? Pero yung game mode halos parehas na parehas lang. Okay? So ang kagandahan pa dito, yung dalawang sport na to ay parehas na team sports, no? So team sports po siya. Okay? So ang nakita nyo kanina, ang daming player, no, na involved. Rug. So objectives tayo. Unang objectives is to understand team sports, no? So team sports po ang ating tatalakayin to differentiate individual and team sports. And of course, to explain the importance of team sports. Okay, so let's proceed to our lesson. Intro to team sports. Okay, so ang introduction po natin sa team sports. So when people think of sports, they most often think of team sports. No, so pagka sinabing sports, ang agad na iisip ng mga tao, no, karamihan lang naman, hindi naman lahat. Karamihan tang tao ang naisip agad ay mostly na team sports, no? So pag nakarinig kayo sports, uy, basketball agad. Volleyball, no? So team sports, no? Football, no? Bakit ba team sports yung mas laging nauunang maisip, no? Or mostly yun yung naisip ng mga tao. Kasi pagka team sports ay mas masaya, mas enjoy, no? Hindi ko naman sinasabing hindi masaya yung individual dual sports. Hindi ko naman sinasabing malungkot yung laro na yon, no? Walang enjoyment dun. Sinasabi ko lang, mas masaya kasi pagka team sports. Bakit? Kasi yung team sports, no? Kasi maraming ang involved, marami kang nagiging kaibigan, maraming tao ang kasali, no? So, for me, yung team sports ay mas masaya. Okay? So, tingnan natin. Team sports are when one group or team play against another group or team, no? Saan? In a competition, no? The team member work together to achieve common goal. Of course, iisa lang kayo ng goal ng iyong mga kakampi. This differs from individual sports where one individual competes against another, such as what? Track and field, swimming, wrestling. So marami pang iba yan. Okay? Individual sports can also be performed in a non-competitive environment. You can practice in activities such as hiking, biking, and running for what? For enjoyment. So yun yung sinasabi ko. Pwede rin laruin ang individual sports as non-competitive. Pwede kahit ikaw lang mag-isa, no? Okay, so in this subject, you will be taking an in-depth look at some team sports and even practicing some of the basic skills. Okay, this lesson will give you a general overview of a variety of team sports. So, bibigyan ko kayo ng konting example ng mga team sports. No, kasi kung lahat, baka abutin tayo ng isang buwan, hindi pa tayo tapos. No. So most team sports are played with a ball or other object, no? So yung iba ball games, no. Some of the most well-known team sports are so ito. So yung kanina, no, football or American football, no. So iba-iba po yung soccer, no, sa American football.
may difference po sila. Baseball, of course, ito yung mas sikat na sikat sa Pilipinas. Basketball, no? Soccer or football, no? Ice hockey, volleyball. Okay, so yan yung mga team sports na sikat sa buong mundo, no? Okay, yung sa atin syempre ice hockey hindi kasi wala naman tayong yelo dito. Okay, so yan. Football is a very popular contact sport in the United States. Kaya nga meron silang American football. So, during a football game, there are 11 players on the field at one time. Together, they work towards the same goal. No? The goal of football is to score the most points by getting the ball into other team's end zone. No? So, yun. Ganun lang siya yung mechanics. Carrying the ball over the goal line. So, yan yung points in football. No? Paano ba maka-points sa football? So, yun nga. Yung number one, carrying the ball over the goal line. Catching and pass from beyond the goal line. Tackling an opposing ball carrier in his own end zone. Okay? Then, kicking the ball through the goal post on the opposing side. No? So, pwede pa lang sipain. Okay. Football is a contact sport. No? Contact sport is when the athletes have a significant amount of physical contact with other players. The physical contact in football occurs as players tackle one another. Okay? So, it is important to wear protective gear when you play football. This will help you play football and keep you safe, no? Kailangan natin ng protective gear kasi matindi yung contact dito, no? May matindi yung banggaan, yung sikuhan, no? Talagang sa may sakitan na nagaganap dito. So kailangan talaga kumpleto tayo sa ating protective gear. Okay? So baseball is a team sports played between 2-9 players, no? Okay, so baseball naman yung isa pa nating example, no? So baseball is a team sport nga din, no? So the objective or goal in baseball is to score runs. To score a run, the batter hits a ball then runs around four bases, no? So the bases are the corners of diamond-shaped field. The players on one team take turns hitting, no? The other team tries to prevent them from scoring runs. Okay. The team switch when there are three outs. So magpapalit pagkatapos ng tatlong out. So yung kabilang team naman ang titira at yung kabilang team naman ang pipigil na makascore sa kabilang team. Okay? So both teams get a turn to bat during one inning, no? The game is over after 9 innings. So, ganun din katagal lang laruin ng baseball. Matagal din siya laruin. Naabot din ang oras. Okay. So, punta naman tayo sa sikat na sikat sa ating lugar, no? Basketball. So, ito yung third example ng isang team sport. Basketball is a team sport where players try to score points by throwing a ball through a high hoop. Okay? No? So, syempre, bakit ko ba sinabing basketball ang sikat sa Pinas? Kasi sa halos lahat ng street, meron ka makikitang basketball court or improvised basketball court, no? Sa mga bahay-bahay lang, di ba? Nakakakita ka, may mga nakasabit na ring, no? Basketball ring, no? So, yun. So, common sa mga Pinoy ang basketball, no? So, in basketball, there are 5 players from each team playing at one time. The goal of the game is to score more points than the other
team. So kailangan lang mas mataas ka sa point, no? So ito kasi ay may time, no? Pag mas mataas yung point mo, panalo ka. Okay? A point is scored by getting the ball through the hoop. This is called making a basket. So para maka-score ka, kailangan mag-make ka ng basket or mag-made ka ng basket, no? So yun yung tawag para maka-score. Baskets made are worth 1, 2, and 3 points. So, hanggang 3 points lang ikaw pwedeng umi-score. Okay? Sa isang tirahan yun, no? Okay. A free throw is a basket made following a foul. It is worth 1 point. No? So, the worth of all other baskets depends on how far the shooter is from the basket. So, yung free throw ay magagawa lang natin kung ikaw ay nagkaroon or kung nagkaroon ng foul. Okay? So, pwedeng foul counted, no? Pwedeng foul lang, no? In possession. Okay? Okay. So, if the shooter shoots from behind the three-point line, the basket is worth 3 points. So, kung makikita niyo sa mga basketball court, di ba, yung semicircle na line. So, yung pinakamalayong ititirahan, yun yung 3 points. So, kapag noon ka na foul, no, yung iyong free throw ay 3. Pagka doon ka sa labas ng 3 points, no, na foul. 3 yung pwede mong i-free throw. Then, if the shooter shoots from in front of the three-point line, the basket is worth 2 points. So, kapag mas malapit ka sa ring, of course, ang score nun ay 2 points. No? Same din, pag doon ka na foul malapit sa ring, no, sa loob ng three-point line, ang magiging free throw mo ay 2. No? Kakaroon ka ng 2 free throws. Okay. Doon naman tayo sa benefits ng team sports. 8 benefits of team sports that will help you teaming up today. Okay? So, benefit number 1, building confidence. Yan. So, i-build siya ng confidence. Okay? So, one of the major benefits that you and your children can get from playing team sports is that it helps to build confidence. Building confidence is easy when you have people around you, such as the coach and other players, who reward you for being good at something or making a great catch. Simply put, it feels great when a coach tells you that you did a good job. Of course, no? So, ang lakas makabuild ng confidence kapag yung mga teammates mo, no? Coach mo, no? Trainer mo, yung tao sa paligid mo ay na-cheer ka, no? Lalo na kapag mayroon kang nagawang mas maganda, no? Tulad sa basketball, no? Ikaw yung nagpanalo or sa first quarter ikaw yung umaarangkada. Parang ganun, no? Ang laking benefit na makukuha para sa confidence, no? Kapag yung tao nga sa paligid mo ay chinichir ka. Magagawa mo yun kung gagalingan mo. Okay? Benefit number 2. It's a variety, no? Something that is convenient about team sports is that they are very versatile in terms of the many choices. People are like snowflakes, by which we mean that not everyone is the same and has the same interests. Okay? Team sports are great for both you and your children because of the massive amount of variety that is included. Some people like soccer, some like football, some like baseball, volleyball, basketball, and some like synchronized swimming. So, nakadepende pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyo. No?
So, naparami kasing team sports. Kaya ang daling ma-engage sa isang team sports. Okay? So, benefit number 3, building respect. Okay? Another big benefit that you can get from playing a team sport is respect for authority. Okay? So, mga authority sa loob ng isang competition or ng game. Okay? Now, this may be more oriented towards your children, but even you as an adult can benefit from a little respect for authority. So, yung mga authority sa loob ng court, authority sa buong game, authority sa buong competition. Sila yung mga dapat nating nire-respeto. So, yung mga referee. Okay, di dapat natin sila inaaway. No? So, makikita mo kasi minsan sa mga barangay basketball league, yung mga player ay inaaway yung referee, which is hindi naman yun maganda. Okay? Respeto pa rin tayo. And then, benefit number 4, developing social skills. So, social skills. Okay? Another great part about playing team sports is that it really helps you build relationships with other people. No? Plus, it increases your social skills too. Not having friends are always being alone is no fun at all, no? So, humans are gregarious creatures, meaning that we are herd animals, or in other words, we were designed to work with others. So, mas gusto natin or mas maganda yung pag naglalaro ng sports, no? Yun nga may mga nakakasama or may kakampi, no? Iba yung feeling ng nasa team sports ka, no? Pero syempre, meron pa rin naman mga taong mas masaya sa individual sports. Syempre, yung ayaw nila nung may mga sisihan, no? Di katulad sa team sports. Pero parehas naman silang may benefit. So, next, benefit number 5, better teamwork skills. No? Another benefit that is to be had from playing team sports is that it goes a long way, no? In improving your ability to work with others. A team sport such as soccer requires a lot of coordination between players. Especially if you want to win the game, you must be able to work out a plan. Follow that plan, follow directions, and work as a team to come up with a game plan. If you cannot do those things as a team, then your team will probably not win a single game. No? Okay. So, sinasabi dito, kapag ka nasa team sports ka, syempre, meron kang teamwork, no? Yun ang madedevelop mo na isa pa sa iyong skill, no? So, magkakaroon ka ng teamwork. So, di ba nga, minsan, nadedevelop sa mga team sports yung chemistry sa isa't isa ng mga player or ng isang team, no? So, hindi naman, di ba, kapag bumuo ka ng isang team, ay yung coordination nyo ay swak agad. Di ba hindi naman ganon? So, merong panahon or time frame, no? Kaya kayo nagpa-practice na sama-sama para makabuo kayo ng coordination at chemistry, no? So, yun nga, yung nakukuha natin, benefit number 5. Yung teamwork skills, okay? So, number 6 is good sportsmanship. Ito, mahalaga to. Kailangan meron tayo lagi nito. Why? Another valuable thing, no, that team sports can teach you and your children is good sportsmanship. There is nothing worse than that guy or girl who freaks out when they lose because after all, it's just a game and losing a game of soccer does not constitute having a hissy fit. It's just doesn't look good and it makes you look like kind of stupid person. So kung kayo ay talo sa isang game,
no? Detalo kayo. Hindi nyo na kailangang manisin ng iba, no? Hindi nyo na kailangang manisin ng kapwa, no? Kung talo, talo. At least, binigay mo yung best mo. Hindi naman sa lahat ng laro ay laging panalo, no? So, dapat nabibil natin yung good sportsmanship. Okay? So, kung panalo man yung kabilang team ngayon, okay lang, no? Kamayan mo pa rin sila, no? Shake hands pa rin, appear pa din, diba? Next time ka na lang bumawi. Talagang naiyayari yung pagkatalo. Okay? So, benefit number 7, encouraging family involvement, no? So, ito na, family involvement. Okay? Another thing that you are really going to like, especially if you have kids. So, sa inyo naman, wala pa naman kayong kids. So, hindi pa naman ito ganun ka-importante. No? Hindi pa naman kayo isang parent, eh, no? Pero kung meron kayong kapatid na maliliit, okay din to, no? Isa to sa benefit. Or if you happen to be a younger reader, is that team sports really tend to encourage family time. If you have kids, you are obviously not going to let them go to practice or a game by themselves. And you are going to be driving them there, not to mention watching the game. No? Not only does this mean that you are simply spending time together, but it also means that you can both build a stronger relationship, no, with them. Okay? So, yun nga, kakaroon ng family time, no? So, hindi pa naman sa inyo to kasi wala pa naman kayong kids. Okay? Benefit number 8, of course, is, ito yung isa sa pinakamagandang benefit niya, no? Kahit nasa huli siya. It is exercise, no? So, hindi mo napapansin na kapag naglalaro kayo ng team sports ng mga kaibigan mo, halimbawa, nagkaayaan lang kayo ng basketball tayo sa Sabado, sa umaga, ganto-ganyan, di ba? Hindi mo napapansin na nag-e-enjoy ka na, na-e-exercise pa yung katawan mo, no? Nakakapagpapawis ka, no? Which is good para sa'yo, no? For you. Napakagandang bagay nun. Nagkakaroon ka na ng enjoyment, social time, then meron pang exercise, no? So, yun. Yan ang isa sa pinakamagandang benepisyo niya, no? Napakahalaga pa naman mag-exercise ngayon kasi pandemic, no? At minsan boring mag-exercise pag mag-isa lang. Nakaka-motivate kapag kami kasama, kapag as a team kayo, pag marami kayo, di ba? So, nahahatak ka din, no? So, kung tinatamad ka mag-exercise, biglang magkakaroon ka rin ng sipag mag-exercise kasi lalo na kung meron kayong kasama. Okay? So, yan yung 8 benefits ng team sports. Okay? So, do you have any questions, students? No? Meron ba kayong tanong? Kung meron kayong tanong, pwede nyong i-comment sa ating comment box. Okay? Pwede nyo itanong kay subject teacher nyo or sa akin, no? Kung nahihiya kayo. Okay? So, kung may tanong kayo sa team sports. So, yon. If wala namang question, let's proceed. No? Ako ang magtatanong sa inyo. Okay? So, let's have a quick assessment. What is team sports? Base sa ating mga na-discuss, please paki-comment po ang inyong sagot sa what is team sports, no? So ano nga ba yung team sports, no? So habang kayo ay nagta-type ng inyong sagot, no? Inuulit ko po, huwag po nating kalimutan na mag-like, subscribe, share, follow, no? Sa ating page, sa ating channel, no? Share nyo lalo, no? Para marami tayong ma-reach na mga estudyante, no? Okay? So, kung mga nakapagsagot na. So, ang team sports nga, no? Sabi nga dyan kanina sa ating pinag-aralan, ang team sports ay
kinocompose siya ng two or more na player, no? Team. So, team sports, one team against another team, no? Or group. Isa siyang group. Okay? So, what are the difference naman of individual and team sports? So, ano naman yung pagkakaiba ng individual at ng team sports? Okay? So, please po, pakicomment nyo po ang inyong sagot. No? Base po sa ating diniscuss today. Okay? So, simple lang naman ang sagot. Ang kaibahan, ang individual laban sa individual, no? One versus one, ganun. Then, sa team sports, a group or a team versus group or a team, no? Ano pa yung kagandahan ng sa team sports? Team sports ay, for me, mas masaya sa team sports kasi marami kayo, nakakapag-socialize ka, no? Mas marami yung kasali mo, yung nakakasali, yung mga gusto mong kasama. Unlike sa individual, no? Ikaw lang mag-isa. Kung meron ka mang gustong kasama, magiging kalaban mo naman siya. Hindi ka tulad sa team sports, kung may gustong kasama, magiging kakampi mo naman siya. Diba? Ganon. So, last question. What are the importance of team sports? So, gaano nga ba ka-importante ang team sports? Sige po, type niyo po ang inyong sagot sa comment box at paki-comment po natin sa ating comment section, no? Para po mabasa ni Sir ang inyong mga sagot. Okay? So para po meron tayong participation, no? Hindi tayo laging nood lang, kinig lang. Kailangan meron kayong involvement kasi para sa inyo 'tong lesson na ating ginagawa. Okay? So, the importance of team sports ay yung mga benefits na ating makukuha dito, no? So, para sa akin, ang importansya na itong isang team sports ay sobrang dami. Pero ang sagot ko dyan ay nakakatulong kasi siya sa ating daily life, no? So, sa ating perspective sa buhay, no? Bakit? Kasi nasa society tayo. So teamwork ay isang pinakamahalaga na ating gagawin. So kung ano ba yung function natin or yung role natin as mamamayan, no? So kung ano man yung tinatahak natin. So ano ba yung maitutulong natin sa ating komunidad, no? So, para kasi tayong as a team, no? So, yung teamwork na matututunan natin, no? Yung asal na matututunan natin sa team sports, no? Yung ating involvement, no? Na magagawa. Yun yung mga importante na ating maitutulong, no? Or makukuha, no, sa paglalaro ng team sports, yung ating ambag, no? So yun yung mga mahalaga. Of course, yung ating kalimutan na at the same time tayo ay nagkakaroon ng exercise. Okay? Nag-exercise tayo. Okay? Salamat po sa lahat ng nagsagot, no? Binabasa ko po 'yan isa-isa. Okay? Good job po sa lahat ng mga nagpa-participate. No? Salamat po. Okay. So, if wala naman kayong question, no? May karagdagan pa akong activity, no? Or assignment. In a short blank paper, draw at least one team sport that you like to play in the subject. Okay? So, kakaroon kayo ng assignment sa isang
typewriting, sa on paper, no? Blank, short siya, short. Drawing nyo yung gusto nyong team sports, no? Para makita ko kung anong sports ba yung dapat natin gawin ngayong grading, no? So, masarap maglaro ngayon ng sports kasi summer, no? Kung walang pandemic, ang mga sikat na sports ngayon ay basketball and volleyball, no? Gabi-gabing nilalaro yan sa mga barangay court kasi maraming barangay league, no? Yung iba naman, naglalaro ng sports sa mga sports clinic. Nag-i-enroll sila sa sports clinic, no? So, pag ganito, marami ng busy sa paglalaro ng sports, no? So, yun. Drawing nyo yung gusto nyong sports. Tingnan natin kung yun nga yung malalaro nating sport ngayong grading. Okay? So, basta drawing nyo lang kung ano yung sport na gusto nyo. At least one. Kung gusto nyo marami, okay lang i-drawing nyo yung mga gusto nyong sport, no? Pero basta meron at least isa lang, no? So, hindi pa babasa isa, syempre. Okay? So, yun yung assignment. Okay? So, kung wala naman ng tanong, no? Kung clear naman sa inyo lahat, dito na tayo maghihiwalay. So, dito na nagtatapos ang ating lesson for today. Kung meron kayong tanong, please ask your subject teacher, PM nyo ako, comment nyo sa ating G-Class yung inyong mga katanungan, i-Gmail nyo ako, no? So, nagre-reply naman po ako, no? Especially kung maraming tanong sa mga sa isang section, pwede nyo ibato na lang sa inyong president, as a general, yung president na lang magtatanong sa akin para organize tayo. Okay? So, yun, kita-kits ulit tayo next week. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Okay? So, ingat tayo lagi. Bye. Thank you. Lilinlang paghihiganti, pagdurusa, pag-ibig, pagbabalik ng ginoong inakalay patay na. Ginoong Ibarra. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mew, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here. bit.ly/3orvay9. One more, this time you follow. bit.ly
bit.ly/3orvay9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mew, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo kahit magkalayo sa programang ito. Tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo.